Aktor na si John Regala, tinanggihan daw ng mga ospital. Kahapon lamang ay atin niyang nabalitaan na si Mr. John Regala ay isinugod sa ospital. Ngunit hindi natin alam kung saan ospital siya dinala. Kaya ang lahat naman ay lubhang nag-aalala. At ayon nga sa ating mga research at nabasa, ay masasabing madami daw ospital ang tumanggi kay Mr. John Regala. Talaga namang nahirapan sa paghahanap ng ospital para ma-admit ang aktor na si Mr. John Regala, kung saan kinailangan itong isugod sa paggamutan dahil sa lumalalang kondisyon nito. Talaga namang napakahirap humanap ng ospital na tatanggap kahit pa anong estado mo sa buhay, lalo na't ngayong pandemya. Ating subaybayan ang pinagdaanan ni Mr. John Regala bago siya makahanap ng ospital. At nag-post nga ang kaibigan na si Miss Aster Amoyo tungkol dito. Ayon sa kanyang post, sobrang hirap ang pinagdaanan ng aktor na si John Regala sa araw na ito. Walang ospital ang gustong tumanggap sa kanya dahil puno lahat ang mga ERs ng mga ospital, both government and private hospitals, ng COVID-19 patients. At walang available rooms. I even asked for help from my doctor friends. Pero pati sila ay walang magawa. Napakahirap magkasakit sa panahong ito ng pandemya. Walang kasiguraduhan ang lahat. Just would like to thank ang probinsyano Party List Rep. Ronnie Ong for his help. Gayon din ang mga congressional staff na sina CJ Likudin Dalen, Cel Parola at Vina Pastor for their assistance na ma-admit si John sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI. Maraming salamat din kina Dr. Jaime Ignacio and Dr. Jade Hamyas and other doctors and nurses na nag-aasikaso kay John. It was such a relief for John na may isang paggamutan ang tumanggap sa kanya finally. Thank you rin sa mga volunteer friends from Philippine Navy ni Nadia Montenegro Pla na sumundo at siyang nagtulong-tulong magbuhat kay Mr. John para madala sa paggamutan. God bless your good hearts. Ito nga ang isa pang post ng pasasalamat galing kay Miss Aster Amoyo. Ayon sa naunang post ng Dutch Entertainment star na si Chucky Dreyfus, lumabas daw sa mga blood chem test result ni Regala na malala ang creatinine levels at liver functions nito, kaya namamaga ang mga paa niya. Alas 5 na pala ng hapon nang siya ay matanggap sa ospital na NKTI. Banggit pa nga sa balitang aking nakalap, John is still suffering from a lot of pain due to his complications. Medication cannot be administered freely because of the severe deterioration of his liver and kidneys. We need to wait until all his test results have come out before doctors can determine their next steps. Nagbigay din ng pahayag si Ms. Liza Dino. I went to NKTI hospital tonight to check on Kuya John Regala because he was rushed to the ER earlier this afternoon. All patients na ina-admit sa loob ng hospital need to be swabbed first before entering the hospital. We are waiting for him to be given a room. Let's hope na mabigyan siya agad ng kwarto dahil makeshift ER lang yung kinalalagyan niya ngayon. At ngayon nga ay meron na daw cleared na kwarto para kay Mr. John Regala. As long na clear na siya sa swab test, ay anytime ay pwede na siyang lumipat dito. Banggit pa sa balita na talaga namang nagpapasalamat kay Ms. Nadia Montenegro, Chucky Dreyfus at Aster Amoyo na lagi ring nakatutok kay Mr. John Regala. Nakakabilib ang dedication nila. At sa ambulance team na pinamumunuan ni Commander Peter Nagrido of Rescue Recon, salamat sa pag-aasikaso. Let's all pray for Mr. John Legala's fast recovery.